Sa buhay natin, marirealize lang natin ang kaalagahan ng mga bagay-bagay kapag nawala na ito sa ating mga kamay. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon na naging spoiled dahil sa namulat siya sa karangyaan, ngunit naramdaman lang niya ang halaga nito nang napagdaanan na niyang paghirapan ito. Mga ka-explorers, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Umaga ng Lunes, pagkarating nitong si William sa bahay nila, ay agad na sinigawan nito itong si Brent na naabutan niyang natutulog sa sopa na parang lasing pa. Brent anak, ano bang balak mo sa buhay mo? Araw-araw ka na lang pang ganyan? Puro barkada na lang inaatupag mo at yung paglalasing mo. Kailan ka pa magbabago? Kapag wala na ako? O baka kapag maranasan mo ng maghanap buhay para may makain ka? Galit na wika ng ama nito, sabay bagsak ng dala nitong mga gamit sa sahig. Sa mga sandaling iyon ay hindi na nakasagot pa itong si Brent at napakamot na lang ito sa kanyang ulo habang tinititigan ng ama nitong galit na galit. Sa araw-araw ay halos ganun lang palagi ang eksena sa tuwing magkikita ang mag-ama sa bahay nila. Ngunit kahit anong sigaw pa sa kanya ng ama nito, ay hindi pa rin niya ito nakikitaan ng pagbabago. Bagkus ay nagpatuloy pa rin ito sa kanyang mga bisyo at pagliliwaliw. Simula kasi nang natuto itong si Brent na magbarkada, ay doon na tuon ang oras nito at nabuburingan na sa pagnenegosyo. At para sa kanya'y, ang umupo sa apat na sulok ng opisina sa buong araw ay isang aksaya lang sa oras. Kaya ganun na lang siya katigas kapag pipilitin ito ng ama niya sa gusto nito. Hanggang isang araw, ginulat na lang ng masamang balita itong si Brent nang magkasakit ng maluba ang ama nito. At tuluyang nanghina. Hanggang sa bahay na lang ito nananatiling nakahiga at binabantayan na lang ng private nurse nito. Sa pangyayaring iyon ay bigla na lang napabayaan ang negosyo ng ama nito. At dahil sa pagbibisyo at pambabae lang ang ginagawa nitong si Brent at hindi sinalo ang responsibilidad ng pagmamanage ng negosyo nila, kaya tuluyan na itong humina. Unti-unting naramdaman nitong si Brent ang hirap sa buhay simula nang nagkasakit ang ama nito. At nang mapansin ng mga tinuring nitong mga barkada na unti-unti nang naghihirap itong si Brent, ay unti-unti na rin silang nawawala sa kanyang piling. Hanggang sa tuluyan na nila itong iniwan nang wala na itong perang nahuhugot sa kanyang pitaka. At sa puntong iyon ay narealize nitong si Brent na tama ang mga sinabi sa kanya ng ama nito. At simula sa araw na iyon ay sinimulang baguhin itong binata ang sarili nito. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho para man lang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan nito. Maswerte namang natanggap siya sa trabaho bilang isang delivery boy. At sa naging trabaho nito ay naranasan niya ang hirap na hindi pa niya naranasan sa buong buhay nito. Natuto itong pahalagahan ang perang natatanggap niya galing sa kanyang pinagpaguran. At sa puntong iyon ay naisipan niyang bisitahin ang ama nito para kamustahin. Habang tinititigan niya ang ama nito na nakaratay sa kama, ay napaagas ang mga luha nito at nagsalita ito. Pa, sorry sa mga nagawa kong kamalian. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan pa, pero babaguhin ko ang hinaharap ko. Patawarin mo ako sa pagiging suwail kong anak. Sana'y mapatawad mo pa ako pa. Matapos na bigkasin iyon nitong si Brent at dahil sa lungkot na nadarama nito, kaya nakatulog na ito sa gilid ng ama nito. Kinaumagahan, pagkagising nitong si Brent ay nagulat ito sa kanyang nakita. Nang makita nito ang ama niyang nakatayo sa may bintana at nagsalita itong ama niya. Anak, masaya akong makita kang tuluyang nagbago. Nagpanggap lang akong may sakit para maturuan ka ng leksyon. Pero hindi ko inaasahang ganito ang magiging epekto nito sa'yo. Kampante na akong nasa mabuting kamay may ipapasa ang negosyong pinundar ko. Mahal na mahal kita, Brent. Sa sinabi ng ama nito ay lubusang umagas ang mga luha sa mata nitong binata at napayakap ito sa kanyang ama. Sabay sabing,
Maraming salamat pa at hindi mo ako sinukuan. Mga ka-explorers, huwag nating igugol ang lahat ng oras natin sa ating mga barkada. Dahil sa oras ng kagipitan, ay mawawala lang yan sila. Bagkos, ay igugol natin ang ating oras sa ating pamilya dahil sila ang hindi nang iiwan sa oras ng kagipitan.